ganito palawak yung mga greenhouses nila sa ibang bansa. So, ekta-ektara yan, ano? Diyan sila nagtatanim ng mga halaman nila. Ito naman yung mga ginagawa sa loob. So, ito si ate. Yan. So, nagtatanim sila ng mga strawberries. So, tinatanggal niya, nagtatanggal siya ng mga dahon ng mga old leaves. Ano? Ito naman, nag-harvest siya ng strawberry. So, isa yan sa mga tinatanim sa loob ng greenhouse. Ito naman, si Kuya. Ayan, nagpupula siya ng seed sa seedling trays. So, sa loob din ng greenhouse yan. Ayan, so, ganyan sila doon sa ibang bansa. So, sa ibang greenhouses naman, ganito yung ginagawa. Ayan, so, nagtatanim sila ng mga kamatis. Ayan. So, pati mga babae nagtatrabaho doon sa loob ng greenhouse. Ayan, no? So, chinecheck nila kung okay pa yung mga bunga ng mga kamatis. Ayan. So, makikita nyo, sobrang tataas ng mga kamatis, ano? So, ito yung mga tinatawag nilang indeterminate na mga varieties or klase ng mga kamatis. So, malalaki yung bunga. So, malamang yan na pang-banyan processing. Ano. Ito naman si ate. Yan, kung makikita nyo, nasa cherry tomatoes naman yung hina-harvest niya. Ano, na indeterminate. So, ito naman. Yan. Check nila yung mga klase ng tanim nila. So, more on checking naman itong mga ito kung may mga sakit. Ganon din itong ginagawa ni ate. Check nila kung okay ba yung health, kumbaga, or kalusugan ng mga tanim nila. Kung kailangan ba ng fertilizer o hindi. Kung may sakit ba o wala. Yan. Ito naman si ate. Yan, nag-harvest siya ng bell pepper. So, kasama din sa mga tinatanim nila sa loob ng greenhouse itong mga ornamentals, ano? Yan, so, iba't ibang klase ng bulaklak yan. So, kumukuha sila sa ng mga ibibenta nila, no? So, yan, mga orders yan. Yan, yung mga yan din. Check nila yung quality kung okay ba yung mga na-harvest nila. Ito naman si Kuya. So, pagka-harvest, dinediretso packaging na, no? Pinapak na niya agad. Ina-arrange na yung mga bulaklak. So, yan talaga yung mga iba't ibang ginagawa nila sa loob ng greenhouse sa ibang bansa. Yun lang. Thank you sa panunood. See you next time!